So, what's up mga idol? So, magandang araw sa inyo. So, panibagong araw at panibagong video na naman tayo. So, ngayong araw mga idol, gagawin natin, gagawa tayo ng biscuit cheese drossel mga idol, no? So, ngayon, huwag natin patagalin. Gawin na natin, let's go. So, ayan ang mga ingredients na ating gagamitin sa ating biscuit cheese drossel mga idol. So, harina natin 3rd glass dahil nagmahal ang ating mga harina. 3rd glass ang gagamitin natin dahil hindi na tayo maraming ilagay. So, harina natin 3rd glass, 3 kilo. So, ating asukal mga idol, kalahating kilo. So, ating margarin, 35 grams. Lard, 35 grams. So, ang ating asin mga idol, 45 grams. Munyiko natin, 45 grams. Ating yeast mga idol, 5 grams. So, ating baking powder, 50 grams. Lagyan natin ng kunting vanilla. Tansyahan na lang. Tubig natin mga idol, 1 in 1 per kilo mga idol. Ano? So, ngayon, masahin na natin. So, ayan mga idol, makinahin na natin. So, ngayon mga idol, katapos natin makinahin ng panipis, so ilatag natin sa misa at panyahan natin ng mantika. Ayan, tapos lagyan natin ng topping bawat patong mga idol, no? So, itong topping mga idol, mayroon tayong video nito. So, lupiin naman natin. So, ayan mga idol, tapos i-slice natin to. So, ngayon mga idol, i-slice natin ganito lang. Kaya square ang sukat na dito mga idol, square. Ayan. Ganun lang. So, ayan mga idol, ganito ang kalaki niya mga idol, ganito ang pag-slice natin, no? Ganun lang, ayan. Ayan. So, ayan siya. So, ayan mga idol, salansan muna natin. Ayan, ganyan lang pagsalansan mga idol, ano? So, ayan mga idol. So, ayan mga idol, pwede natin itong lutuin. So, isalang natin ito sa ating oven. So, ayan mga idol, isinalang natin sa ating oven, ano? So, isalang natin siya ng 200 temperature ang temperature natin mga idol, no? So hintayin natin tumaluto mga idol. So ganyan ka hina ang kanyang apoy mga idol, no? So ayan mga idol, kapag ganito na ang kanyang itsura, ibig sabihin luto na siya. So pwede natin itong hainin. So hainin na natin. So ayan mga idol, nahain na natin. So ito ang ating finished product. So ganito ang hitsura niya kapag naluto na siya. So hanggang dito lang mga idol, sana nagustuhan nyo ang video na ito.
At kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo lang ng isang like at pakishare na din. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong update sa mga video na aking i-upload. So paano mga idol, hanggang dito na lang. God bless at bye-bye.